Hello mga kaburks, welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na agad para pindutin mo na ang kalabang ng bayan para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So ang ganda ng araw ngayon mga kaburks. Ang ganda ng klima, walang ulan. So maliwanag no mga kaburks. Naalala nyo nung mga past 3 years no, yung meron tayong lockdown, napakadilim, 'di ba? Parang araw-araw iniisip mo na lang kung mabubuhay ka, kung may bagong mamamatay, napakaraming namatay nung panahon ng pandemic, kasagsagan, 'di ba? Wala pang vaccine. Oh, hell no. At least ngayon, mga kaburks, malaya na tayo ulit. Meron na tayong choice, meron na tayong lakas na loob na lumaban ulit sa buhay at makisalamuha sa araw-araw. Bah, napakahalaga nun mga kaburks ha. Lagi niyong tatandaan kapag ka nakakakidos ka, kapag ka nakakapagtrabaho ka, maswerte ka. Kapag ikaw ang nakakapag-isip ng tama, huwag ka maingit doon sa mga ibang hindi makapag-isip ng tama. Ibig ko sabihin kung maganda man yung nangyari sa buhay nila, ibig sabihin kapag ka palagi kang nakakagawa ng tama at marami kang ginagawang mabuti, hindi mo pa naiintindihan kaburks ang kahalagan at kaimportante ha, no? Napaka swerte mo. Malaking biyaya yon, napaka blessed mo. So, enjoy nyo lang yung buhay mga kaburks sa araw-araw at ipapasalamat. Hindi nakatulad nung dati. Akala natin wala nang pag-asa. Napakalaki pa rin ang pag-asa. Lahat yan ay lumilipas. Lahat ng problema. Walang permanente. Have a great day mga kabers. Katulad ko, enjoy ko rin tong day na to. Samahan nyo. Mga kabers, oh. Picnic group. Or lovers group. Joke lang. Sarami ng tao mga kabers. Mga kaburks, nakakatuwa dahil ang mga establishments na pupuno na. Kailangan yan ng ating ekonomiya mga kaburks. Dahil doon mag-grow ang mga businesses, di ba? Huwag tayo maging sakim. Kung gusto mong mayaman, number one requirement, hindi ka maging sakim. So, kapag ka ang hinahangad mo is yung kaunlaran ng iba, at yung pagiging success ng iba, unang-una pa lang doon, success ka na. Ikaw pa lang. Mga kaburks, naalala niyo yung panahon ng pandemic? Diba nung panahon ng pandemic, yung lockdown, wala talagang mga tao. Natakot tayo nun mga kaburks, pero ngayon, nakakatuwa. Malaya na muli ang mga taong may laya na ulit ang mga tao lumabas. Hindi na tayo natatakot. Di ba? So mag-ingat-ingat tayo. Yun ang magmawawala sa atin ang pag-iingat. Dahil kaakibat noon ay katalinuhan. Basta wag lang tayo masyadong matatakot or makikinig ng mga balitang hindi maganda. Maganda yung aware tayo, malaman natin, pero mahirap masyado yung mag-imba ka ng negative sa isip mo. At least ngayon ang mga tao, nagba-back to normal na. Ang laking biyaya niyan mga kaburks. Diba? Yung magkaroon ka ng freedom, yan ang tunay na yaman. Ang kalayaan, freedom. Pagka may time, didiscuss ko sa inyo ang about sa financial freedom, health freedom, and time freedom. Diyan mo masusukat ang yaman mo sa buhay at success.
Maganda tignan ulit yung mga kabataan. Nakakapagsaya na sila ulit. Ayan, oh. At least napupuno na ulit yung mga mall ngayon, di ba? Marami ng batang naglalaro, nakakatuwa. Ito mga kabigs, so nagtatalon-talon sila sa trampoline. Tingnan nyo. Wow! Kahit sa gitna ng pandemya, ang mga tao patuloy lumalaban. Ang mga tao patuloy may mga sariling tapang. At dyan lumalabas ang tunay na abilidad natin kahit mabigat ang mga problema. Lumalabas yung katalinuhan natin. Yun yung nagpapaganda ron eh. So, bibili ako ng school supplies na mga anak ko. Ngayon lang nagkaroon ng time. Kaya hinahanap ko yung National Bookstore. Ayun. So nakita ko na mga kabirds. Andito na ako sa National Bookstore. Update ko kayo later. One eternity later. Grabe mga kabirds. Konting school supplies lang na mga anak ko, 1,000 na mag-iisang 1,000 na, di ba? Alam nyo mga kabirds, bigyan ko kayo ng isang kwento, no? Nung araw, kadalasan yan eh nababanggit sa akin nung araw, di ba? Nung araw, pag may dala kang 500 pesos, pag pumunta ka ng grocery, kukunin mo push cart, di ba? Hindi basket. Di ba pag nagro-grocery ka, meron doon basket tsaka push cart? So, nung araw, kapag ka 500 pesos, gamit mo push cart para mag-grocery. Ngayon, mga kabirds, meron akong 1,000 pesos. Ha? Nangyari to. Sa tingin nyo, tanungin ko kayo, ano ang dala ko pagpasok ko ng grocery sa 1,000 pesos kong budget? Anong bibit-biting ko? Pushcart o basket? Ha? Ano sagot? Comment nyo! Sabi, basket? Mali. Wala. Wala mga kabirds. Aasam ko magdadala kang basket. Yung 1,000 pesos mo, hindi ka nakakayang pumuno ng basket yun. Hindi mo mapupuno. Pwede yung 1,000 pesos mo, hand carry na lang. Depende pa rin sa bibilin mo kung mga chips, di ba? Pero sa panahon ngayon, ang sinasabi ko mga kabirds, mababa na ang value ng pera. At patuloy ang bumababa sa paglipas ng panahon. Kaya, huwag tayo magpo-focus masyado sa mga pera mga kabirds. Huwag tayo magpo-focus masyado sa pera. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Daming tao. Hi guys. Ah, di ba? Shout out sa iyo kuya kung nanonood ka. Ayun. So, mahalagang pera, mahalagang hanapin yan, mahalagang ipunin yan. Kasi number one yan kailangan mo sa mundo para mabuhay ang pera. Pero ibig sabihin mag-focus. Mas marami ka pang dapat importante i-focus bukod sa pera. Nice! Kung mas nakafocus na ang kasiyahan mo sa pera, sa material, medyo hanapin mo mga kabirds ang tunay na mahalaga
huwag ka masyado mag-focus sa pera kasi mas malaki ang malulus mo. Mas malaki ang mawawala sa'yo. Mas malaki ang maiintindihan mo pagdating ng panahon. Mas malaki ang masasayang sa'yo. Oh, pag nakafocus ka sa material at pera. Liz, you crazy, dog. So, kailangan alamin mo ang tunay at totoong kahulugan ng buhay mo. Yung perang yan, mga ka-Berks, kaya nating umubos ng 3 milyon sa basic needs lang sa isang taon. Baka hindi pa nga umabot eh. Maraming hindi nakakaintindi ngayon, mga ka-Berks, kung ano na lang ang role ng pera sa buhay ng tao. Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Money! Yung iba dyan, umapatay. Kaya huwag ka masyadong magiging buhay mo yung pera. Huwag puro pera. Ibahin mo yung direksyon ng isip mo, ng focus mo. Huwag puro pera. Iba dyan, pumapatay, namamatay dahil sa pera, nalulungkot dahil sa pera, napu-frustrate dahil sa pera. Ikaw ang kumontrol sa pera, mga ka-Berks. Huwag ikaw ang kontrolin ng pera. So, maraming salamat. Nakabili rin tayo ng kailangan ng mga anak ko. Sa ngayon, pasalamat ka sa araw na binigay sa'yo, sa araw na naganap. At marami pang darating maganda. So, see you, mga ka-Berks. Lagi kayo mag-iingat.